guys! Welcome dito sa The Sun Taro. Ang reading nito ay For Collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general reading for collective. Your energy at this time. Ay! May in-imagine ka. Para bang feel na feel mo. Para bang lumilipad sa kalawakan or sa alapaap yung isipan mo na in love ka, no? While you're imagining, parang nagiging superficial ka ba? Yung ganon. You're on your head. Parang ganon. More information about you. Tingnan mo, puro lang isip. Ganon. Puro ka lang imagine. Wala ka namang galang mag-take ng action, hindi ka naman na, parang superficial ka right now. Mas gusto mo lang yung mag-vision, mag-daydreaming, pero ang mag-take ng action, wala kang gana, ganun. Ano pa, energy mo yan. Oh, High Priestess in reverse. Blocked yung intuition mo or maybe right now, hindi ka ganun ka intuitive, no? Hindi ka connected sa intuition mo. Why? Because may lumayo sa'yo. Kaya siguro hanggang imagination ka lang para malibang mo yung sarili mo, ka-imagine, ka-daydreaming. Kasi may lumayo nga sa'yo. Pwedeng yung person mo, yung taong mahal mo, ang lumayo sa'yo. For information nga sa'yo, bayan, maano yung lalamunan ko, Makati. Ayan o. Five of Cups in reverse and the Devil. Wala nang nang mamanipula sa'yo, wala nang na-control, wala na yung ma-addictions or any devil, no? Pwede addictions yan eh. Lahat naman ang addictions, guys, basta may addiction yung isang tao, ibig sabihin may nagko-control na devil dyan, no? Wala sa sarili yan, walang control yan sa sarili. Devil na nagko-control dyan, para mga sinapian ng demonyo. Alam nyo kasi, guys, yung mga demonyo, naghanap yan ng mga katawan, ng mga sapian nila, na hindi lang mga sapian, na matirahan nila. Para magkaroon sila ng katawan. Kasi yan nga yung mga Nephilim na yung mga pinatay nung nagkaroon ng flood sa mundo to. Diba? So, gusto nila yung may katawan sila. Para bang mga, ano yan eh, mga cursed souls, no? Mga ganon. Yung mga demonyo na yan. Soul or kaluluwa ng mga Nephilim yan eh. Yung mga demonyo na yan. So, wala na. Wala nang nag-influensya or wala nang nagmamanipula sa'yo. Wala nang nagmamanipulate ng utak mo. Wala nang nagsusul-sul sa utak mo. Yung mga demonyo. Na kunwari, mag-drugs ka. O kunwari, sabihin sa'yo, mag-sugal ka. Ubusin mo yung perang pakakasugal. Yung mga ganun. No? O kaya, sabihin sa'yo na, o awayin mo yung kapitbahay mo. O kaya sabihin sa'yo na, demonyo. Tapos ikaw naman, gris na galit. O ay, yung kapitbahay mo. O kaya, gumawa ka ng scheme. Sabayin mo to, yung gato, ganyan. Ikaw naman, sunod ka din. Kasi minamanipula ko yung utak mo. Ganun. And naka-recover ka na sa sadness, sa emotional turmoil, sa mga, yung mga panghinayang, may manawala sa'yo, na nanghinayang ka, yung sa ano to, parang na-drain yung energy mo. Tingnan mo din drain ng demonyo yung energy mo. Alam niyo yung mga may mga bisyo, may mga demonyo nagko-control diyan. Para baka may nakasapi. Hindi natin alam, you know? Pati yung mga gumagawa ng witchcraft, of course. May mga demonyo 'yan, nagawak na demonyo diyan sa mga 'yan. May nagko-control ng mga demonyo 'yan. Paano palisin yung demonyo? Mag-search po kayo. Paano palisin yung demonyo. Hindi ako ganun ka-expert, okay? So, yan. So, mga ganyan-ganyan. So, Kunti lang din alam ko sa mga ganyan-ganyan. So, yan. I'm just being frank, no? So, magpaano kayo sa pari. Magpa-exorcism. Yung ganun. Oo, pinapaalis yan yung mga demonyo na yan. Sa ano. Tapos pagka nandiyan na yung pari, basta ano kayong binditahan ka, tapos i-exorcise. Kumbaga, alisin yung demonyo, no? Yun na, kakawala na yung demonyo. Doon na lalabas yung demonyo na. Siya pala yung nagkukontrol sa'yo. Yung ganun. Wala na.
Ibig sabihin, tinanggal na yun sa'yo. Or may nagtanggal. Ano yung nagtanggal? Ano yung nagtanggal sa'yo? O sino? Someone na stable. Or someone na nagki-care sa'yo. Pwedeng, Diyos? Diyos ang nagtanggal sa'yo niyan? Demonyo na yan? Or devil na energy? Yeah, Diyos. Kasi, para makaano ka na eh, makawala no, sa influence niyan ng devil energy. Basta devil, basta may addiction yung isang tao. May nagkukontrol na demonyo dyan. May nagmamanipula na. May nakasapi. May demonyo na nag-ano sa kanya. Nagkukontrol. Or nasa katawan niya. Ganun yan guys ha. Kahit nasabihin mo, basta any addictions. Basta ganun. Ganun yun eh. Iba-iba naman kasi yung demonyo daw eh. May mga incubus, succubus mo. Ano ba yan? Oh, search na lang. Kasi para maging peaceful yung isipan mo, hindi na magulo yung isip mo, hindi ka na depressed, yung ganyan. So yan. Hi. Tinanggalan ng Diyos yan, demonyo dyan sa buhay mo. O nag-decide ka na tanggalin yung demonyo o kadimonyohan sa sarili mo, yung mga ganun ba? Pwede din ganun, no? Parang pinamulat ka, uy, kumising ka na. Tanggalin mo yung mga addictions mo, mga ganun, may addictions ka man. Or may hindi ka tama na ginagawa. Mga ganun ba, na parang sinusulsula parang demonyo, yung mga ganun. Para maging stable ka, para peaceful yung isip mo. Para mamuhay ka ng matiwasay at to live in peace and in harmony. Yung mga ganun. With the number 6, ha? Yeah. To live a balanced life. Balanced, stable, secured. Yung ganun. With the number 6, 6 of swords. And the para klaro yung isip mo with the swords energy. And with the pentacle energy and the 4. So that you could build yourself, your life. You could build something for yourself. You will be stable. And you will feel secure and maging secure din buhay mo. Yung ganun. So, yan. Ano ang dapat mong gawin? Magsaya. Mag-enjoy. Be happy. Go lucky. Ganun. Be creative. Be passionate. And yung magsaya ka. Tawa-tawa. Ganun pala yun, guys. Pag ano, may sapi, may... Parang normal na yan eh. Diba? Normal na yung mga ganun-ganun. Pero, natatanggal din yan. Natural. Katulad yan sa'yo, natanggal. Nawala na. No? Influence ng devil. Nagmamanipula yan sa... Parang may naman obran yung buhay mo, yung utak mo, yung... Ay, ewan. That's devil. Kaya pinapapuksa yan sila ng God eh, ni Yahweh, ang alam ko. Meron ata yan na, sa pinapapuksa yan mga yan. Kasi nga mga ano yan, yun ang alam ko ha. Pinapapuksa yan sila. Pinapapuksa ba yung mga demonyo na yan, ni Yahweh? Oo, pinapapuksa yan. Kasi sa isang kong reading, merong someone na tao. Tao siya. Hindi naman siya dating anghel, no? Tao siya. Pero may mga gifts yun, na yun ang mission niya sa inyo mga devil. I don't know. Basta ganon. May na-reading. May nakuha akong energy na ganon. I don't know kung sino yun. Basta may kakayanan yun. May mga ganon. Pero hindi naman siya dating anghel. Tao daw siya. Yun ang nalalak sa reading na yun. So yan. Eto yung mga reading ko dito guys, minabasa ko lang yan guys ha. Kung ano lang yung lumalabas sa card, you know, tapos yung lumalabas sa, tinatanong ko, ganun. Kaya, ganyan siya. Ganyan yung mga lumalabas. Ay, nako. Pinapapuksa talaga. So, it's not part of the reading. Naihalo ko lang. Kasi may devil eh. Maging masiyahin ka. Maging mag-enjoy ka sa buhay.
kinokontrol yung ano mo, yung isip mo. Sabay mga demonyo na yun, oh. Siguro pinapaaway niya yung mga tao, tapos ano, sinusulsulan niya yung mga, ano-ano, di ba? Iba-iba kasi yung mga demonyo na yun. Mga ano yan, mga breed na yun, mga anghel, yung mga fallen angel, yung mga 200 angels na bumaba sa lupa para makipag-talik sa mga babae yata. Yun na yun. Yun na yung mga lahi nila ngayon. Di ba? Yung mga Nephilim. Yun na yun. Tapos, yung mga Nephilim naman, naglahi naman sa mga hayop. Mga ganun, yun ang alam ko eh. Tapos yun, naging beast na yung mga anak nila. So, ano pa rin yun? Demonyo pa rin yung mga beast na yun. So, that's why merong mga demonyo na parang ahas. Di ba? Nagtaka nga ako eh. Sa mga gagamot natin guys, meron daw demonyo dito sa bahay. At yun daw yung sumalbahay sa tinga ko. No? Kahit sino siguro guys, may mga ganyan, no? Na na-experience, mga ganyan-ganyan. Kasi nga, may mga ganyan nga dito sa mundo. Pinasakit yung tinga ko. Kaya hindi na ako gano'n nagkakalikot ng tinga ko eh. Bahala na ako may atutuling. Pero nalinisan ko naman kahit paparoon. Siguro sa kakalinis ko din. Pero yun daw talaga yung nag-ano sabi ng mga gagamot noon. No? Noon pa yun, may ilang taon na yun. Demonyo daw dito sa bahay, sa tinerika namin ng bahay. Sa ilalim ng bahay namin. Ibinabantayan ata. Ewan ko. Basta meron ahas na demonyo. Isipin mo, ahas na demonyo. Hmm. Ibig sabihin, anak na ni Philem yon sa ahas. So, that's why ahas na demonyo. Ganun. Kasi nag-breed nga yung mga ni Philem din. No? Sa mga hayop. So, ganun. Kasi para silang mga hayop din, no, na walang control. Ganun naman ata nung sinuunang panahon, parang walang control yung mga ano yun, di ba? Yung mga ganun. No? So, yan. Kahit ano na lang yung kastahan, ganun. Yung mga ganun. Kaya pinampuksaan eh. Parang walang maiisip, ganyan. Wala talaga. Parang walang intelligence. Ganyan yung mga ano, parang yung IQ siguro ng mga ni film. Ay, baka ano, below 10, parang hayop lang bala. Walang sa isip, no? Parang kung ano-ano lang pinagagawa. Kita mo, 'di ba? Kung nakita niyo, 'di ba? Kung alam niyo 'yan, 'di ba, na pinagkakain nila 'yung mga tao, pati kapwa nila ni Manifilim, pinagkakain din nila 'yung mga ganoon, 'di ba? So ayan, parang mga kanibal, no? Parang mga malala. So Enjoy your life. Be active. No? May masiyahin daw. Ano, mag-play ka ng instruments. May instrument dito, parang drum, no? Parang kahit na simple lang, no? Patik-patik ka ng paldiro. Magpatik-patik ka. Ano, yung ma-enjoy mo yung sarili mo, kung ano yung pwede mong pagkakalibangan, no? Yung malibang ka. Yung hindi ka ma-boring, hindi ka ma-depressed, yung mga ganun ba? Oh. At least, wala na, oh. Kasi wala na din, oh. Wala na din mga gugulo sa buhay mo. Wala na mapapadepress sa'yo. Wala na mga control sa buhay mo. Wala lang bumalik. Diba? Makabalik pa ba yung demonyo na yan? Sa buhay mo? Ay, makakabalik pa daw, guys. Animal, demonyo na yan. Hopefully not, no? If you will allow. Tinanggal na yan eh. Tinanggal na yan. Tanggal na yan siya. Pwede pa siya makabalik if you will allow. Pero, syempre, kahit na hindi natin i-allow nung pagka-problemado yung tao, di ba? Diba? Pag makakabalik pa daw yan, pag hilingin mo na makabalik sa'yo. Yun. Pag hilingin mo na makabalik sa'yo, na babalik sa'yo yan, edi, babalik siya yung demonyo. O, salbahiin ka na naman yan. Baka pati pamilya mo salbahiin yan. Madepress ka na. Ang problema ka na naman. Yung ganun. Babalik yung demonyo, tapos salbahiin ka niyan. Kung hilingin mo na babalik siya yung demonyo, edi, babalik talaga siya yung demonyo. Pero, kung ayaw mo nang papasukin yung demonyo sa buhay mo, hindi na babalik yan. Yeah, hindi na yan babalik. Magiging balance ka na.
at mahil ka na. Baka may ginagawa ka na something na para bang pwedeng addiction, pwedeng any evil, pwedeng witchcraft. And then tinanggal na sa iyo or else ay parang sinapian ka ng demonyo. Parang ganun, sumapi sa iyo. Tinanggal na sa iyo. Pero itong demonyo na to, paghilingin mo pa na bumalik sa iyo yung demonyo na yan, babalik yan sa iyo. Ano ang gagawin sa iyo ng demonyo pag bumalik yan, pag hiniling mo bumalik yan sa iyo? Confusing ka ng demonyo. Ma-confuse ka. Yung hindi ka makapag-decide, no? Mag-juggling ka lang, no? Karoon ka ng doubts sa sarili mo. Basta demonyo, guys, walang magandang may dudulot yun eh. Yung ganon, sino ba naman mag-isip na, ano, na makatulong yan pag matino yung utak ng isang tao? Of course not. Hindi yan makabubuti sa isang tao, yung demonyo actually. Manipulahin ka lang yan, no? Sirain niya lang buhay mo. Ano pa ba yung ginagawa ng mga yan? Yung mga fallen angels ba nang sumasapi din sa tao na nag-uutos sa mga tao ng mga walang kabuluhan? Hindi. Kasi may sarili yan silang katawan. Baka busy pa ngayon sila eh, sa mundo nila eh. Sa ilalim ng lupa eh. Hindi ba sa ilalim ng lupa yan sila? Yun ang alam ko. Hindi ko sure. O sa kung saan man sila nakatira, no? So yan. Hindi, iba yan. Mga lagalag na espiritu yan mga ni film kasi mga demonyo na yun. Kailangan ng katawanin din na gagamitin yung katawan mo. Utak mo, kontrolin yan. Gamitin niya yung katawan mo para gawin niya kung ano yung gusto niya, yung ikakatuwa niya. Kung hindi ka nagda-drugs, ang mangyayari sa'yo ay mag-drugs na mag-drugs. Hanggang sa mahay ka, hanggang sa masira yung ulo mo. O, kung hindi ka kung hindi ka nagsusugal, yun. Kung ano yung hilig ng demonyo, kung ano yung ikakatuwa ng demonyo, kung nari ay utusan ka na magpakamatay. Mga ganun. O. Na kung hindi ka naman sinapian yan or kung wala yan sa katawan mo, ay hindi ka naman mag-iisip na magpakamatay. Mga ganun ba? So, yan. Ganun lang yan. Diba? Kumaga, itong reading na to, ano lang yung totoo dito sa mga lumalabas sa baraha. So, yan. Hindi ko na ma-atake niyan. Huwag mo lang pangarapin na bumalik sa'yo yan. Kasi, mas stuck ka lang, ma-confuse ka lang. Karoon ka ng doubts sa sarili mo, walang mayayari sa buhay mo, juggling na mag-juggling, para kang A1 mo. Ano pa yung, well, never mind, wala na sa'yo. So, ano ang darating sa buhay mo ngayon? High priestess. Ano tong high priestess na to? Someone na connected kayo? Ito yung maghabol sa'yo. This is someone na meron kayong spiritual connection, no? With a high priestess. This is parang connected kayo spiritually, energetically, itong high priestess na to. And the tower in reverse. And the knight of swords. May gusto to sa'yo or gustong maghabol, gusto kang habulin, yung ganyan. Gustong magkaroon ng new beginning, magkaroon ng movement, driven to na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Kahit maghabol pa daw siya. Energy ng person na yan, Knight of Swords. Parang impulsive.
Knight of Pentacles. May soul connection kayong dalawa. Pwede may na-destroy na relationships inyo dalawa. Na-destroy. Nagkaroon ng ending. Or may nasira. Pwedeng nasira yung tiwala niya sa'yo. Yung tiwala mo sa kanya. Pwedeng ganun lang, no? Or pwedeng nasira talaga yung relationship niyo. And then maghabol siya, no? Driven to na magkaroon ulit ng new beginning. Na pagsimula kayo muli. Ganun. I-build niyo ulit yung relationship niyo. And then, magkukumito sa'yo. Seryoso. With the Knight of Pentacles, you can rely on this person. You can count on this person. And loyal to. Magiging loyal yan sa'yo. Magiging loyal yan sa'yo. Kung dati hindi siya naging loyal, or, well, kung loyal man siya dati or hindi, ngayon ay magiging loyal yan. Magkukumit ka yan eh. Magseryoso. Magfocus yan sa'yo. No, may focus na to. On you. No, on you. At mamahalin ka niyan. Yan yung taong attached sa'yo emotionally. Love na love ka niyan. Ganon. Para bang kilala niyo ng isa't isa ng tao yan eh. From the past? Parang matagal yun ng kasama or kilala yung isa't isa. With the Six of Cups, and then gusto niyang magtuloy-tuloy yun, no? Until you will grow old together, no? Or you will be forever and ever and ever, you know? To keep you, to stay by your side. Mamuhay kayo ng positive, secured, stable. And with the Five of Cups, na wala nang siguro may ano ka, may addictions or whatever, kung ano man yun. Yung nawala sa'yo, ayun o, Five of Cups in reverse. Yun na nga, meron nga. Pwede yun ang dahilan. Yung devil din sa energy mo kanina, pero in reverse na siya. Kung bakit na-drain yung energy mo, kung bakit emotional ka, depressed, yung mga ganun ba? Or kung bakit may mga nawala sa'yo, it's because of that devil. Five of Cups. Yung hindi ka na kagaya ng dati mong energy, yung depressed, na parang drained, na parang wala sa sarili. Yung may mga pinangnayangan na actually, yung mga nawala sa'yo, wala na yun eh. What's the sense sa panghinayangan mo pa? You can restart again. You can start your own life again. You can build, rebuild yourself, your life, your relationship. Diba? So, ganun. So, anong feelings ng person mo na yan sa ngayon? Connected niya sa'yo. Ganun pa rin. Ah, ganun pa rin. Mahal ka niya. Oo. Para bang ikaw ay nasa puso niya. Buo yung pagmamahal niya sa'yo. Para sa'yo yung cup of love niya. Para sa'yo yung puso niya. Yung pagmamahal niya. Yung buong pagmamahal niya. Yung ganun. Or nagumapa yung pagmamahal niya sa'yo. Ito yung minamanifest niyo. Ang ibigay sa iyo ang buong pagmamahal niya. Kung may nag-end man sa inyo, ang makapagsimula kayo muli ng relationship. Ayan. Natuloy-tuloy na. Ano ang gusto niyo mangyari sa inyo dalawa? Yung wala nang nagiging defensive, ikaw yung naging defensive, baka naging ano ka, naging ano, naging obsessed or obsessed sa iba or whatever. Pwede ding obsession yung devil card dun eh. No? Sa iba. Wala na kung ginayuma ka ng iba. Pwede din ganun. So yan. Ibig sabihin, pag ginayuma ka ng iba, may devil pa rin yan. Yeah. May nagkocontrol pa rin devil yan. Ganun.
Yun nga yun eh, kaya pinapapuksan ng God, ni Yahweh yun eh, di ba? Ang God, yun pa rin yun si Yahweh. Kasi nga, nagagamit nga sa witchcraft yung mga demonyo na yan. Yan ang mga lagalag na espiritu ng mga ni Philip. Nagagamit kasi yan eh, sa mga witchcraft. Yan na yun. Sila yung nautusan. Sila yung parang, basta, yan yun nga lang, sa katawan mo sila, kunwari, gumagawa ng witchcraft yung isang tao. Diyan yung sila sasapi, diyan sila titira sa katawan mo. Nang gumagawa ng ano, ng witchcraft na yan. Ayun. Yan yung katawan nila. Kaya minamalas yung mga ganyan eh. Gumagawa niya eh. Malas sa buhay nyo yan. Kasi nga, diyan na nasa ano, sa katawan nila nakatira yan. Parang very negative na yung ano nila, aura. Yung katawan nila. Evil na yung aura nila. May devil na yun nakasapi sa kanila. Hindi lang siguro isa. Madami. Ganon. See? Kahit na ano, pag may addiction, may nagkocontrol talaga yan. At ano pa yung gusto mangyari ng person mo na yan sa inyong dalawa? King of Wands? What's with the King of Wands here? Ah? Oh. Yung mag-succeed na yung hindi na kayo nagdurusa, yung ganyan, lalo na ikaw, siguro may care sa yung person mo, lalo na ikaw, no, ayaw niya na yung nag-ghostingan kayo, o yung para pag nagdurusa ka pati, no, ang gusto niya ay bumalik ka sa Diyos, o yung bumalik yung pananampalataya mo din, yung ganun, at siguro hindi ka na din nalangin. Ganun. At yung matupad yung mga prayers niya na yung hindi na kayo nagdurusa sa buhay. Yung ganun. Bakit nagdurusa ba kayo sa buhay? Basta may devil talaga. Oo. Nagdurusa kayo sa buhay. Queen of Pentacles. Oo daw. Pwedeng financially. Pwedeng ano din pati. Para bang depressed, lalo na ikaw. Pero wala na, natanggal na nga eh. Tanggal na. So ano pa? Ano pang gusto mangyari ng person sa inyong dalawa? Yung mamuhay kayo ng masaya, mga ganun. Yung mahil na, mga ganun, no? Yung possible na ginusting mo yan or yung may nang ghosting sa inyong dalawa. So, ang gusto niya yung mag-usap kayo ng maayos, yung wala nang ghostingan, yung ganyan. Hindi ka tuluyang lumayo sa kanya or hindi na tuluyang lumayo yung loob mo sa kanya. Ganon. Matanggal na yung sama ng loob mo. Ganon. Yung baggages, leave mo na yung mga baggages. And we have here the Lover's card and the Page of Swords. Ito yung gustong-gusto niya, interesado siyang yung magkaroon ng union sa inyong dalawa na mag-succeed yan. Na, ayun o, na makapiling ka. Yun ang goal niya, no? Ang makapiling ka na maging isa na kayo. Yung gano'n. Na makasama kayo na yung isa't isa, of course. Yung mabalik yung love between the two of you. Na mahal naman nyo yung isa't isa. So, anong gusto sabihin sa'yo ng person mo? Anong sasabihin niya sa'yo? Huwag ka na mong padalos-dalos sa mga actions mo. Siguro padalos-dalos ka din. Para, you know, para hindi sumakit yung ulo mo, para hindi ka mong problema. Para tiwa sa yung utak mo, para, ano ba, maging submissive ka rin daw. At para stable yung isip mo. Para stable yung isip niyo yung dalawa. Para mamuhay na kayo ng walang iniisip na mga problema. Mga isipin, mga gano'n. Yung mga nabibigay ng stress lang. Gano'n. So yan. And para magkaroon na din ng growth sa buhay niyo. Growth sa finances, sa
sa lahat. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sagaran ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nagka-resonate sa reading nito.